Yun, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating munting channel. Oras po natin, 1:20 ng napakainit na hapon. Okay, kasalukuyan, nandito po tayo sa silangang bahagi ng lalawigan ng Cavite, no? Dito po sa lungsod ng Carmona. Ayan. At mapansin nyo, galing tayo ng Governor's Drive, no? Tapos, kumanan tayo dito sa Sugar Road. At papasyalan po natin yung nakita natin nung nakaraan. Dito mismo sa may Sugar Road, papunta po ito ng Dabilan kung inyan pong napanood yung ating vlog po dyan sa may MMDA Carmona Nature Park, no? Dito rin po tayo dumaan. Ang sinasabi ko naman po sa inyo, yun pong ongoing construction ng access road naman mula dito sa Sugar Road. Sugar Road, yan. Palabas po doon sa may SLEX entry exit, no? Titingnan natin, papaalam tayo kung po pwede na siyang i-vlog or hindi pa. Kung hindi po, hindi natin itutuloy itong ating series ng vlogging ngayong araw. Marso 28, araw po ng Webes 2024, mga kabayan. At kainitang kainitan ng ating biyahe, oo. Ayan ha, may madadaanan tayo ditong ongoing na construction ng tulay. Pinalalapad po kasi itong tulay ng Sugar Road na yan, magkabila. Pinalaparan kasi yung kalsada, so maiiwan yung tulay, no? Kaya ganun ang nangyari. So ito na yun. Ito na yun. Tanong lang kung kanino tayo magpapaalam. Wait lang. Ayun, nagtanong tayo kay Kuya Melchor. Salamat po, quarrying area lang po pala, are. Hindi pala are din eh, dudugsong yung sinasabi ko pong access road. Ayun, may nakita. Pupuntaan po muna natin yung sinasabi ko sa inyo na tarpaulin doon. At yan po, magiging interconnectivity po yan papunta doon. Hindi ko alam kung tama yung term na ginamit ko. Ano po? Dudugsong po kasi yan. Sa ayon po sa ating nabasa na ano, lathalain, ano po, dito po sa lungsod ng Carmona, magkakaroon din po dito sa kakaliwa muna tayo dito bago tayo pupunta ron, no? Isa-separate na lang po natin yung doon. Yun, dito siya. Magkakaroon din po ng bypass road na tatawagin siya na Carmona Binyan Bypass Road. Dediretso naman po yan dyan sa may Lasal. De Lasal University dyan po sa sakop na po ng, hindi ko alam kung sakop na lang. Pero alam ko Binyan pa yun eh. Opo. Napakaluwang pa ng area dito. Sabi ni Kuya Melchor, pwede na daw i-vlog tong dito sa gitna. Pero yung doon sa kanila, private property kasi yon. Saka hindi pa, hindi daw doon sa lalabas yung ano, yung access road nga, no. Wala po kasi tayong makitang mapa, yung alignment niya kung saan siya dadaan, ano. Pero more or less ay dito siya nag-uumpisa, no. At dyan po sa may bahagi ng Carmona Market. Ay, ayan o, nakikita nyo yan o. Sa may Carmona Market, mayroon na po dyan ginagawang kalsada. Titingnan po natin kung mayroon ditong tao na pwedeng pagpaalaman, no? Para sure lang tayo. Ito na siya o.
Name of project ay construction of access road connecting Carmona Silang Diversion Road and SLEX Exit Carmona Cavite. Ayan. Mukhang walang tao eh. Pero mas maganda sana kung may tao, makapagpaalam tayo. At malamang sa malamang, dito siya didiretso pa ganun. Papunta na po ng Dabilan na. Ayan. Ayun, matapos po nating magpaalam kay Sir Randy. Isa po sa empleyado ng contractor dito, ayan oh. Ay pinalipadan po natin siya ng drone. Titingnan natin kung hanggang saan na, wala pa tayong masyadong nakita. Ang pangalan po uli ay Access Road Connecting Carmona Silang Diversion Road and SLEX Exit Carmona Cavite. Yan. Infrahub Construction and Development Corporation. Emprawide Construction Corporation. Yan po yung pangalan ng contractor, no? At nag-umpisa pala siya noong August 10 pa, 2023. Ang contract completion date ay 2024, June 4. May malapit na, ano? Ang contract cost niya, 280,817,721.40 pesos. Implementing office, IDPWH, regional office, 4A. Ang source of fund ay GAA FY 2023. Ayan. So, mayroon din po tayong nakita doon sa may malapit na sa palengke, no? At siya nating pupuntahan. Sabi ni Sir Randy, salamat po sa iyo, sir. Ay wala pa din daw po doong hindi pa rin daw po nag-start yung papunta naman diyan sa Binyan, diyan sa amin, no? Yung Carmona Binyan bypass road. Ito po muna ang access road ang ating pupuntahan. Stay tuned po. Pinaiba nga po natin yung kalsadang to. Lalagay ko na lamang po sa screen ko anong pangalan ng street name. Tila dito siya dadaan, no, sa ginagawang New Carmona City Hall. At yan po yung ating drone shot. Magmula po doon sa pinanggalingan natin kanina sa Barangay Lantik. Ay hanggang dito po yata, Barangay Lantik pa ito eh. O maduya na. Paki-correct po ako mga kabayan sa mga makakapanood po nitong ating vlog, no? At yung nakikita nyo yung crossing na yan, ayun, patawid na po ng ano yun, no? Halos nataraw na natin yung SLEX, no? Iikutan natin siya doon para makita naman natin actual. Ang tabay po mga kabayan. Ayun, paikot po kasi ito. Itong kalsada rito, one way siya, no. Inikutan natin yung palengke at pagbungad natin dito yung maliit na circle ng City of Carmona, no.
Sa ako na lang po ibabahagi sa inyo mga kabayan yung maliit na kasaysayan nitong Carmona kung kailan siya naging siyudad. Ano po? At dito pwede na natin siyang salubungin. Ayan, oh. Hindi na tayo ikot ng circle. Eto naman yung isang kalsada na yung papunta po ng GMA area. Eto naman papunta naman po ito ng city proper ng Carmona. Siguro lagay ko po sa description yung mga impormasyon ano, kung kailan siya naging city, kailan siya napermahan ng ating mahal na Pangulo, at ano-ano po ba yung naging benefits ng lungsod ng Carmona sa pagiging syudad o naging component city sila, no? Actually, nabalitaan po natin nag-daos na sila ng unang taon ng pagiging lungsod nung nakaraang Pebrero. Opo, yan. Binabati po natin ang mga taga-Carmona. At parang isa sa nabasa ko ay isa sila sa may pinakamababang ng tax. Naninilang tax sa madalit sabi. Ito na po yung natanong natin kanina. Oh. Yan, doon. So, inikutan lang natin. Tapos, dito siya, yan, patago siya ng palengke. O, yan. Tapos, doon tayo galing kanina, no? So, yon. Hanggang dito na lang po muna. Hati ka lang. Maaaring itanong ng marami, no? Ano magiging benefits niya ng mga taga rito at ng ibang mga dumaraan dito? Naku, malaki po. Isa po kami sa magiging beneficiaryo niyan. Lalo na pag natagos na po yan ng binyan. Diyan sa may Broadfield, may De La Salle University, no? Hindi na tayo didadaan dito sa Timbao Road. Mas mapapabilis na po yung ating mga biyahe. Sana sooner or later ay matapos na yan. So, yun, hanggang dito na lang po muna yung mahaba-haba na nating vlog, di bale? Tsagayin nyo po sana para ating pong ma-share sa inyo yung mga latest development dito naman po sa silangang bahagi ng lalawigan ng Cavite, itong pong lungsod ng Carmona, no? Sa mga ngayon lang po na pag-uwi sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe, pakpindot po ang notification bell para lagi kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala. Mag-ingat po tayo. Lagi tayong manalangin. Magpasalamat sa Diyos. See you po on my next vlog. God willing. Hasta, bye-bye.